Oke, saya merem-merem gigil, nagigil juga, nagigil ko. What's up everyone? Welcome back sa tong channel, sa akong channel. We're going to do some reactions regarding sa pag-uhay lang and very trending na kining topic about sa kining Ateneo bullying sa ilang junior high school student. Imagine, bro, pag tanaw ako sa video, bro, naglagot ko siya, no? But I'm not here to do a reaction para sakyan lang ang kining murag na hype, ng kining issue, or kining nga panghitabo. I'm not here to comment, and I'm not here to condemn kung sa may mga actions na gihimo sa eskwelahan or sa mga relevant parties. Yes, I am actually here as an ordinary citizen, no, kining murag concern jud ko ani kining naning nga issue. I'm here to call out the attention of everyone. But it's time to do a stand, to make a stand on this, especially kining naning nga issue nga kining murag agitay pakialam, no, because in the first place I am in an institution and ako sa kining ko ana ako sa academe, and it's really sad to know stories like this nga naadi murag ginani nga panghitabo, or even siguro naa gyud mag-exist nga ani, pero dili ginani ka grabe, no, as I watched the video, murag ka nang lain sa feeling, because murag aside sa nahugawan ang name sa school, because I wanna talk that part, murag kining it's sad sa akong kining sa akong part. What if inato ang gibuhat sa akong manghod, or what if inato ang behavior sa akong manghod sa mo kining bully, or what if ako ang manghod lang na bully. Murag inato sa ang question now is, what can I do as kining wala mo tay labot tong ako nga video, no, kining kuan, pero adon ako kining concern kung sa akong pwedeng mabuhat, and at the same time as part of the community kung ahata na bilong, especially sa eskwelahan, unsa atong pwedeng mabuhat, teachers, parents, or even mga classmates. I'm here to call, puro siya galing kuan, mo siya, it's a wake up call actually ang nahitabo. Mura bag ang akong point lang is, let's learn from that story, let's learn from that kining incident, and unta dapat dili na siya mobalik mahitabo, or dili wala na yung susante nga mabully, or wala may skin sa paman nga mabully. Actually, nahangin form sa bullying, yung mga cyberbullying na kato physical yun siya. Pero unta, wala na yung susama yun na itong incident na mahitabo sa eskwelahan, sa simbahan, sa dalan, sa mga malls, or asa pa man na nihandapit ng lugar kung asa pwede ibuhato ng ining pambully sa social media. Unta, muna ito siguro siya ang last, or unta, atuan ang bantayan ng atuan kining behavior labo na sa itong mga estudyante, especially sa mga teachers, because natay dako nga role, and at the same time bumirang yun na doon siya, mabalik yun na siya doon sa itong sa responsibility sa parents kung unsaon niya pag monitor na mabalik yun na siya doon sa basic kining kuan, kining sa basic na kining mura ba kini siyang sa basic thing to do as a parents. I'm not saying that katong nga parents is wala sila gibuhat sa ilang anak, but I'm here to emphasize that parents, no, as parents, natay dako kayang responsibility para sa itong mga anak na dapat i-monitor na to ang ilang mga activities, behavior, performance sa eskwelahan, no? So, inana, it's very important that we have to do some close monitoring and makipag-coordinate sa teachers, sa admin, at the same time sa mga involved ng mga parties. And, yes, the thing now is about cooperation and collaboration between these relevant parties nga dapat ma-stop na niya siya nga, let's stop bullying, it's not good, it's not going to do good para sa tuwa or para sa tong community kung ahata na bilong mura bag kining wala lang, no? Ano, murag wala gyud siya kapaingna, no, but katuto siya, nahitabo naman to siya nga incident, so I'm here to say that let's stop it and let's make a stand against bullying, because mura ba kining it's sad sa akong part na kaning makita ko nga incident ginato, and na-upload ba sa social media, and ang impact ato sa bata, no, or even sa katong sa duha ka bata, wala, I'm minor edad ba man gusto sila, we can't really judge kung sa may behavior sa sudyante, because we don't really know the story, I personally don't know the story, but
Ang akong point is, we have to make a stand because aduna tayo responsibility as part of the gining kuan, the community kung ahata na belong, because bullying can happen anywhere, can take place anywhere, anytime, no? Pwede siyang mahitabo. So what we're going to do as concerned citizens or individuals is to make a stand against it. So it's time to do something, because may kining act, no, regarding kining natin anti-bullying act, but it's not enough because the implementation of such act dito gina magsugod sa kining sa kuan sa balay or even sa eskwelahan. We really have to cooperate and at the same time monitor our students or even ourselves, kasi kita na di ay sa tong point nakabully na ta or naantay na buhat nga kanang something dili siya maayo sa tuwang isip kaingon. Let's end bullying. It's not good and it's not going to help us. Dili ta mag-grow ana. So let's end bullying, please. And yes, let's make a stand and ato ang ako ng atong responsibility as members of the community kung asa ta. Thank you so much. Let's make a stand. And bullying now.